bagong si Pilar ay nasa kanilang bahay ay nakapanood siya ng isang video na ipinalabas sa kanilang telebisyon tungkol sa mga produktong gawa sa mga materyales na makita sa paligid o komunidad. Dahil doon, si Pilar ay nakakuha ng idea na bumuo ng isang produkto. Siya ay dali-dali nagkwento sa kanyang nanay tungkol sa kanyang napanood. Si Pilar ay nagpaalam sa kanyang nanay na kung pwede siya lumabas. At siya ay pinayagan. Siya ay nagmamadali na kinuha ang kanyang bag at umalis. Si Pilar ay masayang naglalakad. Magandang umaga. Pwede ba ako pagtanong kung saan ang daan papunta kilang mga Agustin? Akin kasi i-deliver ang produkto na kaniyang in-order. Magandang araw din po. Sa dako paraon ng kanilang bahay. Ano po ba ang inyong daladala? Ito ay kabinet at upuan na gawa sa kahoy at tabla mula sa puno ng noro at tsakal. Ang ganda at ang mukhang matibay po ang inyong gawa. Oo, iho. Tiyakin lamang na ang uwi ng kahoy na gagamitin ay tuyong tuyo upang maiwasan ang pag-urong, pagkiwal o madaling pagkabulok nito na nagdudulot ng pagkasira ng ginawang proyekto. Ano po ba ang tabla? Ang tablo at kahoy ay nagmula sa mga puno ng mulabe, nara, yakal at tamagong na may iba't ibang sukat at lapad kaya't makapipili ng naayon sa laki at anyo ng proyektong gagawin. Ang mga mesa na ating kinakainan, maupuan, kabinet, dingding, maging mga kisami ng ating mga bahay ay gawa sa kahoy at tabla. At umalis na ang tindero. Si Pilar ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Magandang umaga po. Saan po ba gawa ang mga palamuti, basket at punasan ng paa na inyong tinitinda? Ito ay gawa sa abaka na uwi ng halaman na nahahawig sa puno ng saging. Ang hibla nito na buhat sa puno ay siyang ginagamit sa paggawa ng basket, punasan ng paa, tsinelas, sinturon, mga palamuti at iba pang kagamitang pangbahay. Ito naman ay ang lubid o pisi na gawa sa niyog. Mainam din gawing gamot ang mga ugat ito o pangkulay. Ang niyog ay tinatawag ding puno ng buhay dahil sa ang bawat bahagi nito ay may sadyang gamit. Mula sa mga ugat hanggang sa mga dahon ay napakikinabangan. Si Pilar ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa gilid ng mundok o malapit sa mga lawa o latian. Mainam itong gamitin sa paggawa ng banig, supin sa plato, sombrero, bog, chinelas, tampipi at iba pa.
Nasapandan po ba gawa ang inyong soda sombrero? Ito ay gawa sa Gori. Ang mga nagagawang hiblo ay kinukuha sa mga murang dahon na siyang ginagawang banig, tumpipi, pamaypay, lubit, basket, bag, at gaya ng sombrero na suot ko. Ang Gori ay ang pinakamalaking palmera na tumutubo sa bansang Pilipinas. Ginagawa rin walis at basurahan ang buong palapan nito. At si Pilar ay nagpaalam sa kanyang tiyo Ben at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ay makikita na tumutubo ng pagapang at mukulubot na animoy baging at mainang biyakin habang sariwa at saka ilulubok sa puti nang tumibay at pumatay ang pagkaitim. At kung ito ay bibiyakin ng tuyo, ilubog muna ito sa tubig upang mabawasan o maalis ang luto at madaling mahubog o bigyan ng buwis. At si Leia ay nagpatuloy sa kanyang pagkukwento. Pilar, ito nga pala ang kapote na gawa sa nipa, pamaypay at walis tambo na gawa naman sa damo, pasalubong sa inyo ni nanay. Leia, ano ba ang nipa? Ang nipa ay isang uri ng palmera at tumutubo sa tubigan. Ang mga mura at hindi pa bukang dahon ng nipa ay tinitipon ng hiwalay at pinatutuyo sa araw. Ang magugulang na bahagi naman ay ginagamit ang pangatip ng bahay. Eh ano naman yung damo? Ang damo, kilala sa mga halamang damo na may halaga ang vetiver at tambo, na karaniwang tumutubo sa mga latian at tampang. Ang mga ugat ay inilulubog sa tubig ng 20 minuto at saka babayuhin upang maalis ang mga balat. Ah, ganun pala yun, Leia. Salamat. Ay, Pilar, ang ganda naman ng bag na dala-dala mo. Saan mo ba ito nabili? Ito ay regalo sa akin ni tatay. Ito ay gawa si Ratan, na kilala sa tawag na yantok. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga muebles, bag, basket, duyan at mga kulungti. Pilar, ano bang Ratan? Ang Ratan ay kilala sa tawag na yantok na tumutubo sa halos lahat ng lalawigan. Si Pilar ay umuwi na sa kanilang bahay. Pagdating sa kanilang bahay, ay inabutan niya ang kanyang nanay na may daladalang isang kahon. At siya ay lumapit at tinignan ang nasa loob nito. Nanay, ano po ba ang nasa loob ng kahon? Anak, ito ay flower vase na gawa sa seramika. At plato na gawa sa lata. Estanyo, tingga puti o tin kung tawagin. Ang kahon na kung saan nakalagay ang mga plato at flower vase ay kasama sa produktong idadala ng iyong pinsan sa kanilang tindahan. Pati po kahon? Oo, anak. Dahil ang kahon ay nagmula din sa ibang bagay mula sa paligid bago ito maging kahon. Nanay, saan po ba gawa ang lata? Ang lata o estanyo, tingga puti o tin ay kabilang sa pangunahing pangkat na may tar sa pangkat 14 ng periodiko o periodic table. Ang metal na binalutan ng lata ay ginagamit din sa pagbabalot ng pagkain. Gaya ng mga lata na karaniwan din gawa sa aluminyo at asero o yero. Eh nanay, saan naman po gawa ang karton? Ang mga kahon ay ang pinakakaraniwang aplikasyon para sa karton. Naghahain
natin ang karton bilang isang materyales sa pagbabalot upang protektahan ang mga kalakan. Ah, ganun pala yun, Nanay. Salamat, Nanay. Marami po ako natutuhan sa araw na ito na aking magagamit sa aking gagawin disenyo.